Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon for no contact situation. Anong energy ng person mo? Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. And start na tayo. Anong energy ng person mo? Give me the message. Meron ditong Page of Pentacles reverse. Anong energy ng person mo ngayon? Give me the message. Meron ditong High Priestess. Anong energy ng person mo ngayon? Meron ako nakikita dito na Capricorn, Virgo, and Taurus, then Pisces. Give me the message. Anong energy? Meron ditong Four of Wands, Aries, Leo, and Sagittarius. Reverse, no? Then dito, no, sa Six of Swords, reverse. Gemini, Aquarius, and Libra. Give me the message. Meron ditong The Empress, reverse, Aries energy. Give me the message. Meron dito na Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Give me the message. Meron dito na Three of Cups, Scorpio, Cancer, and Pisces. Give me more information. Anong energy ng person mo? Oops, ah. Meron ditong Four of Swords. Give me more information. Anong energy ng person mo? Meron ditong Ten of Cups. Nine of Cups, sorry. Give me more information. Anong energy ng person mo? Okay. Eight of Cups, Scorpio, Cancer, and Pisces. Bottom of the deck. Bottom of the deck. Judgment reverse. So, sarado pa yung isip nito, okay? Nafe-feel ko yung person mo, sarado pa yung isip. Kumbaga, ano, hindi nito nakikita ng malinaw yung connection na meron kayo, okay? Kumbaga, nakikitaan ko to ng ano, yung tipo ng tao na, kasi lumabas si Page of Cups, Page of Pentacles reverse din. Sinabayan in the High Priestess reverse and Four of Wands reverse. So, lahat naka-reverse. Nafe-feel ko sarado yung kaisipan nito. Malabo para sa kanya yung connection. Hindi niya nakikita ng malinaw itong connection na meron kayo. Or pwede rin sabihin na ito yung nakikita ng person mo sa'yo. No? Ito lang yung nakikita ko. Nakikitaan ko yung person mo, yung ugali nito sa Page of Pentacles. Nahihirapan to sa sitwasyon na meron siya. Hindi to makapag-decide kung ano yung gusto niya or kung ano yung gusto niyang mangyari. Yung tipo bang tao na hindi ka maipaglaban, okay? Ito lang yung nakikita ko. Then, ito yung tipo ng tao na walang paninindigan, hindi ka nito kayang suportahan, okay? Sa mga pangangailangan mo. Kasi nakikita ko rin dito na itong taong ito gipit, may kulang. Then, nakikita ko dito sa Four of Wands, hindi naging maayos or naging komplikado yung inyong sitwasyon, okay? Yung tipo bang ano, hindi siya makapag-decide para sa inyong dalawa. Ganun yung nangyari dito. Na kung saan ano, nag-break to ng promise sa inyong dalawa. Yung connection nyo dito, nafe-feel ko dito na walang ano, hindi nagkita, hindi nagtagpo. Yung tipo na meron ditong balakid or meron ditong naging hadlang sa connection nyo na kung saan ano, nagiging out of balance sa tao na to. Then, nafe-feel ko din dito sa The High Priestess reverse, meron ditong lihim. Kumbaga, pwede rin sabihin na nagpanggap to, na meron roon, pero wala naman. Yung ganun bang energy? Kasi,
The High Priestess Reverse. Malabo para sa kanya ang sitwasyon. Malabo para sa kanya yung nangyayari sa connection nyo. Malayo pang maisalba. Yung ganun ba? Malabo pang maisalba. Kasi hindi to ano eh, hindi to klaro sa kanyang mga adhikain sa iyo. Hindi siya naging malinaw sa connection na meron kayo, okay? Ito lang yung na-feel ko. Then sinabayan pa nito ni Four of Swords, ay Six of Swords, and the Empress Reverse. Nakikita ko dito, itong tao na ito, wala pa tong napupundar, wala pa tong, or sabihin natin na umaasa pa to sa kanyang magulang, yung tipong ganun, yung nakadepende pa siya sa kanyang kapatid, magulang, yung meron ganun. Kasi ito yung tao na ito, pa-wishy-washy, hindi pa nito kaya yung responsibilidad para sa long term, sa settle down, yun sa pag-aasawa, hindi pa nito kaya yung ganung obligasyon. Then, na-feel ko din dito sa tao na ito, siya yung tipo ng tao na marami pa siyang gustong mangyari or marami pa siyang gustong ma-experience sa buhay. Kasi ang The Empress, good mother. Pero naka-reverse siya, hindi siya naging mabuting ama, hindi siya naging mabuting ina. Kasi naka-reverse siya eh. Kumbaga, sarili niya lang yung kanyang inuuna, sarili niya lang yung kanyang minamahal dito. Na kung sana, no, nakikita ko rin dito na ayaw niya kasi ng pabigat or ayaw niya na nabibigatan yung sitwasyon, okay? Ito lang nakikita ko sa tao na to. Ganon. Kasi kung makikita mo dito sa Ten of Wands, then sinabayan pa ng Three of Cups Reverse. Ayaw nito ng compromise. Or sabihin natin ng ayaw niya ng ganitong sitwasyon. Yung responsibilidad. Kasi itong tao nito, ayaw niya pampakawalan yung pagkabinata niya, yung pagkadalaga niya. Ayaw niyang pumasok sa responsibilidad. Or kung naging asawa mo to, inalisan ka nito ng mabigat dahil ayaw niya yung responsibilidad. Kumbaga tinakasan ka dito. Ito lang yung nararamdaman ko kasi ayaw nito yung ano eh, yung magandang usapan or sabihin natin na ayaw niya yung compromise sa bawat isa o kung paano sa bata. O for example, may anak kayo, no? Paano yung bata? Paano yung ganyan? Paano obligation mo sa bata? Ganyan. Pero siya, ayaw niya may pagkasundo. Ayaw niya ng ganoon. Yung tipong ganoon, sarili niya lang yung iniisip niya. Ito lang yung nakikita ko ha. Hindi po halos lahat makaka-resonate pero ito lang yung nakikita ko. Sa tao na to, ayaw nito yung responsibilidad kasi mas mahal niya yung sarili niya. Ganon lang yung energy. Then dito, no, sa four of swords, nahihirapan ka dito, okay? Nahihirapan ka sa connection na to. Or pwede rin sabihin na nahihirapan siya sa connection na meron kayo. Kasi maraming problema eh. Inalisan ka dito, okay? Kung makikita mo dito sa eight of cups, okay ka eh. Okay, meron kang pundasyon, meron ka. O, hindi ka kapalit-palit. Pero inalisan ka nito. Kumbaga, nagkaroon ito ng opportunity loss, yung tipo bang napakawalan niya yung oportunidad para sa inyong dalawa, para sa inyong connection. Kasi nakikita ko rin dito na mas pinili niya yung ibang direction na kung saan para lamang sa kanyang sarili paglago. Ganon yung energy nito. Pero nakikita ko rin dito, meron ditong nakahidden. Meron ditong lihim, okay? Pero ganun pa man, hindi ko alam kung ano yung nilihim ng person mo. Ito lang yung lumabas dito. Meron ditong nakalihim. Nagpunta to sa ibang direction na kung saan sarili niya. Pwede rin sabihin, halimbawa, for example, ano, meron kang partner na nag-ibang bansa. Then, nung nag-ibang bansa na siya, nakalimutan niya yung responsibilidad na meron pala siyang iniwan sa Pilipinas. Ganun lang yung energy, okay? Then dito, no, sa 9 of cups, ito kasi yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Stable, okay, lahat, ganyan. Pero kung makikita mo, okay siya sa ganyan kasi nangyayari dito, may pagka-narcissist, sarili niya lang, nagiging siyang selfish dito para lang sa sarili niyang kapakanan. Hindi niya iniisip dito yung kalagayan ng family niya or kung kalagayan ng kanyang kapartner na naiwan, hindi po bang ganun? Meron tong tinakasan, meron tong inalisan, may ginusting, ganun. Ganun yung energy, ano? Hindi po halos lahat ng mga makaka-resonate. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong tao na
inalisan yung partner niya dahil sa pansarili niya lamang. Okay, ito lang yung nakikita ko. Yung tipo na may asawa sa Pilipinas din na nag-abroad, binata siya doon. Ganon. May freedom. Kumbaga, naging siyang selfish. Kinalimutan niya yung pamilya niya, naiiwan niya sa Pinas. Ganon lang yung energy, no? For example ko lang yun. Tingnan pa natin kung ano, yung mensahe para sa'yo. Give me the message for no contact situation. Meron dito na Scorpio, okay? Ay, sorry. Nagbukas to. Tingnan pa natin kung ano yung mensahe. Give me the message for no contact situation. Tumalsik to, Libra. Last quarter mo nin, Libra. Give me the message. Tumalsik tong Virgo. New moon in Virgo. Ano yung mensahe para sa'yo? Give me the message. Okay. Meron ditong first quarter moon in Sagittarius. Okay. Meron ditong mensahe na payo or gabay para sa'yo. No? Meron ditong last quarter moon in Scorpio. By November yun. Okay. Nafe-feel ko dito no, sa Scorpio energy. Energy. Reveal what you need to be seen. Kumbaga, no, mailalahad or mapapakita sa'yo yung mga bagay-bagay na hindi mo nakikita. Or pwede rin sabihin na matutuklasan mo yung mga bagay-bagay or dahilan kung bakit nangyayari ito sa buhay mo. Ito lang yung mensahe. Then, nakikitaan ko rin dito ng amethyst. So, ibig sabihin ng amethyst, no? Meron ditong healing or meron ditong healing na nagaganap sa'yo or pwede rin sabihin na ang amethyst kasi is relief for stress. Kumbaga, no, makakatulong ang amethyst para matanggalan mo or para matulungan kang mapadali ang iyong recover sa nararamdaman mo, no? Then, na-feel ko din dito, ang amethyst kasi, isa rin siyang paraan para humilom kung ano mga yung mga sakit na naranasan mo in the past. Siya yung stress, anxiety, relief. Parang ganun. Okay, ito na yung na-feel ko sa amethyst. Pero kung mas malinaw para sa'yo, i-google mo ang amethyst benefits. Then, dito sa class quarter moon in Libra, make time for self-love. Sinasabihan ka dito na magbigay ka ng oras na mahalin ang iyong sarili. Pagtuunan mo ang iyong sarili, palagawin mo ang iyong sarili, ihanap mo ng balance ang iyong sarili, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Tinutulungan ka dito ng last quarter moon in Libra. So, Libra, last quarter nito, October, no? Libra. Nakikitaan ko dito na pagtuunan mo, mahalin, buuin mo muli ang iyong sarili, okay? Then dito, no, sa new moon in Virgo, Virgo energy, nafe-feel ko dito, trust all will be well. Kumbaga, no, magtiwala ka dahil magiging mabuti din ang lahat, magiging maayos din ang lahat. Kumbaga, magtuon ka muna sa iyong paglago, then magiging okay ang lahat. Kasi, maibabalik mong muli yung sarili mo eh, maibabangon mong muli. Ito lang yung nafe-feel ko kasi may mga bundok dito. Marami ka mang pagsubok na kinaharap kasi may sigsag dito. At the end, sa iyong tagumpay. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Ayan. Then dito sa first quarter, munin sa Sagittarius, so December yon. Then, nafe-feel ko dito, believe in your good luck. Maniwala ka sa iyong swerte, ano? Maniwala ka sa malaking pagpapala para sa iyong sarili. Kasi once na niniwala ka sa iyong sarili, mga positibo yung parating sa'yo. Kaya, mas maina, magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka din sa iyong sarili, at mahalin mo yung sarili mo, buuin mo muli yung sarili mo. Ito lang yung mensahe, ito lang yung payo para sa'yo. Tingnan pa natin kung ano pa yung may bibigay na mensahe para sa'yo, no? For no contact situation. Give me the message. Ano yung mensahe pa para sa'yo? For no contact situation. Meron ditong Aries energy. Nafe-feel ko dito na magiging kang independent or matututo kang ibalik yung lakas mo. Then dito, no, meron ditong Gemini, then Virgo, Sagittarius, and Pisces. So, sinasabihan ka dito na surrender.
Okay? And welcoming change. Kumbaga, no, kung ano man yung mga sakit na naranasan mo in the past, kung ito man taong ito, no, sa no-contact situation, na nakikibalita ka sa person mo, no, isurrender mo, surrender mo na lamang yung mga masasakit na karanasan mo sa tao na ito. Then, welcome the change. Kasi once na wine-welcome mo yung pagbabago, malaki eh, malaking oportunidad yung parating sa'yo. Kasi, handa ka na eh, at nagtitiwala ka sa process or kay God. Then, nafe-feel ko din dito na magkakaroon ka dito ng tapang at lakas na loob. Kasi yung lakas ng loob, nagmumula yun sa Diyos. Kaya, kung ano man yung pinanghihinaan ng loob mo, ihingan mo lang ng lakas ng loob. Kasi lahat ng mga bagay-bagay or lahat ng mga nangyayari sa iyo, yan ay may dahilan. Okay? Ito lang yung mensahe. Then, nakikita ko rin dito na, kasi may fluid dito eh. Kung makikita mo, no, may agos. Nararamdaman ko dito sa agos na ito, no, na balang araw, magiging ka dito, kumbaga, sasabay ka na lang sa agos, or ito yung mararanasan mo ngayon, sasabay ka na lang sa agos. Kumbaga, hindi mo na to pag-iisipan, or hindi mo na to iisipin pa itong tao na to. Ito lang yung nafe-feel ko, no, kasi nararamdaman ko dito na merong malaking pagbabago. Kasi meron ditong surrender eh. Or tinuturuan ka dito na sumabay ka na lang sa agos. Kung alam mo nang nahihirapan ka sa sitwasyon, huwag mo nang kontrolin yung sitwasyon na wala ka nang hawak. Okay? Kasi walang komunikasyon. So, ibig sabihin, hindi mo na hawak yung sitwasyon. Ngayon, tinuturuan ka dito na sumabay ka na lang sa agos at i-surrender mo ang lahat ng nagaganap sa buhay mo. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko dito. Give me more information. Ito, ayan, nautal na ako, sorry po. Ito, tumalsik to, the trine. Sinasabihan ka dito, na angelic support, harmony, and perfect flow. Kumbaga, no, yung sinabi ko kanina, sumabay ka sa agos, then dito sa harmony, kasi once na sumasabay ka sa agos, wala kang alalahanin eh, kasi hindi mo na masyadong dinididib, hindi mo na masyadong kinokontrol yung sitwasyon, or sabi natin, hindi ka na nahihirapan. So ngayon, ito yung naghihintay sa'yo, kailangan lang ng tamang panahon, or yung healing na tinatawag, no, then nafe-feel ko dito na sinusuportahan ka ng iyong anghel, or ginaguide ka dito, sundin mo yung inner voice, the inner guidance mo, no, kasi ginigising ka lang dito ginigising ka dito na mahalin mo, na malaman mo kung paano mahalin yung sarili mo. Ito lang yung nararamdaman ko, no, kumbaga, magkaroon ka dito ng harmony, tinuturuan ka dito na mahanap mo yung kapayapaan mo sa pamagitan mo, okay? Hindi yung tipo na hanapin mo yung kapayapaan sa partner mo. Ibig sabihin nito, mahanap mo yung kapayapaan mo within yourself. Ito lang yung nafe-feel ko dito sa trine, okay? Tinan pa natin kung ano pa yung mensahe. Kasi yung mga mensahe para sa'yo ay masyadong malalalim. Okay, give me more information. Meron dito na the sun. So, yun na nga, diba, sinabi ko kanina na may oras lang at hayaan mo yung daloy, no? Kasi once na hindi mo na to control, hindi mo na masyadong pinahihirapan yung sarili mo sa person or sa past person mong ito, meron ditong the sun na kung saan yung tagumpay para sa yung sarili. Nakikitaan ko dito na madali mo na ma-express yung sarili mo, madali mo nang mapalaya yung sarili mo kasi natanggap mo na yung sitwasyon na meron ka. Then, na-feel ko din dito na malalaman mo yung katotohanan para sa iyong sarili, matutuklasan mo yung sagot mo within yourself, okay? Kailangan mo lang diyan ng panahon, kailangan mo lang diyan ng guidance, magtanong ka kay God kung ano ba yung tama mong gawin kasi sasagutin ka diyan sa pamagitan ng may ibibigay ang mensahe para sa iyo na hindi mo inaasahan na biglayan dumating sa buhay mo yung mensahe, okay? Ito rin na feel ko, pwede mo sabihin na word of wisdom or may makita kang verse, okay, na kung saan, no, pagtuunan mo dahil meron diyang malalim na mensahe para sa'yo sa yung sitwasyon na tinatahak. Ayan, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message. Meron
ka ditong Diana. Okay, mag-relax ka daw. May more information. Meron ditong Blue Moon. You are ready. Okay, sinasabihan ka dito na maghanda ka na or handa ka na mag-manifest ng panibago or handa ka ng humiling ng panibago para sa'yo kasi ibibigay ito sa'yo, okay? Or kung ano man yung gusto mong mangyari sa iyong buhay, i-manifest mo, hilingin mo sa Diyos, hilingin mo kay God, hilingin mo kay Jesus, hilingin mo kung sino man yung sinasamba mo. Okay, ganun pa man, sinasabihan ka dito na ikaw yung masterpiece ng iyong buhay. Ikaw yung makakalikha para sa iyong sarili. Kailangan mo lang ditong buuin muli yung sarili mo, yung mga puzzle, ano, yung mga problema na dumating sa iyo. Mabubuo mo yan at malalampasan mo yan. Then dito sa Coven, meron kang mga mahal sa buhay na sumusuporta sa iyo. Kumbaga, no, meron ako nabasa na verse, no, kung iniwan ka man ng lalaki or babae sa buhay mo na nakasakit sa iyo, hinding-hindi ka iiwan ng Diyos. Kaya magtiwala ka sa process niya dahil meron siyang ibibigay na hindi mo aakala ibibigay niya sa'yo. Ngayon, hindi mo pa siya nauunawaan kung bakit nangyayari ito dahil marami ka pang tanong, dahil nasasaktan ka. But in the end, mauunawaan mo yung sitwasyon mo dahil meron siyang ibibigay na para sa'yo. Ayun lamang, ano. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.